Hey, what's up mga kamo? Ngayon, nandito naman tayo sa palimbawang episode ng aking channel. So ngayon, i-discuss natin yung isa sa mga naging misteryosong manok sa akin. Sa tagal ko nang nagmamanok, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong klaseng manok. Ito po yung sinasabi ko pong manok. Ito po. Ito po siya. Bali, akala ko po talaga is inahin siya talaga. So, nakaparos po ito sa... Nakaparos po ito sa aking sa aking butcher. Pinaharas ko po ito kasama po sa mga pinaharas ko sa butcher. Yan po. Yan po siya. Tataka ako bakit hindi nagpapaasawa? Hindi siya nagpapaasawa. At saka parang lumalaban siya pag sinasala ko siya, pag binibitawan ko siya sa loob ng flying pen. Lumalaban siya. So, ginawa ko tinabi ko muna siya kasi parang sabi ko nga baka hindi pa siguro siya ready magpa-asawa. Kaya tinabi ko muna to. Pero habang nilagay siya dun sa kulungan, tinanggal ko siya sa battery cage. Tinanggal ko siya sa battery cage para po ma-relax muna siya. Dito nilagay ko siya sa flying pen. Pero na-observe ako para bigla siyang lumaki yung palong niya. Tapos the same time, ito po mga kamo. Ito po siya. Sino niya po? Nagkaroon na po siya ng lawe. Nagkaroon po siya ng panghampis. Ito po. Bali po ang lahi nito, yung black dome po namin, signature line namin. Ito po yung anak niya nung anak, isa sa mga anak mo ng black dome namin na inihin. So, wala po siyang lahing henny. Hindi ko po siya pinalayan ng henny. Although, meron po akong henny na sarili kong po breed. Hindi naman po ako naka-breed ng henny sa black dome namin. Ang ginamit ko po na sa henny namin is yung sweater hatch ko po na inahin. So, kaya wala po talaga akong pinalayan ng henny. Kaya itataka po ako bakit po lumabas po ng ito. Ngayon po, ang dahilan po ng pagbablog ko dito sa inahin, sa henny na to, sana po matulungan niyo po ako na mag-suggest po kayo, mag-comment po kayo diyan sa baba po ng aking comment box sa comment section. Tatanong ko lang po sa inyo kung ano po maganda, kung gagawin ko po ba itong materialis or ilalaban ko na lang din po siya. Kasi po nag-iisip po ako kung anong gagawin ko sa kanya. Although kasi hindi na throwback po ito, 'di ba? Kung tawagin natin mga sabongero ganito, throwback. Nag-background check ako kasi yung anong tawag nito, yung inahin na ginamit ko, bali meron yun 1/8 na dugo ng Peruvian. So, ngayon, baka siguro dahil sa dugo na rin po ng Peruvian 'to nang galing. So, mga kaamo, pwede niyo po ba akong tulungan kung anong gagawin ko dito sa antong ilalaban ko po ba siya or gagawin ko siyang materialis? Yan po. Yan po siya. Ang lahi po itong black dome. Actually, nung ginamit ko ito, akala ko talaga inahin. Ginamit ko ito. Ang pinaros ko po dito is yung butcher ko po. Isa sa mga broodstag ko po na butcher. So, ngayon po, hingi lang po ako sa inyo ng konting tip or advice niyo po kung ano po pwede kong gawin dito. Although, yung nanay nito, talagang materials po talaga, nag-aanak po talaga ng sakit. Nananalo po yung mga inaanak niya. Yung tatay din ito is black bulik din po. So, yan po. Bali, mataas na po yung dugo nito, kumbaga para na ipupuro na po namin to yung black dome na yun. Kaya nagtaka rin po ako bakit pumilabas yun. So, mga kamo, sana po matulungan niyo po ako.
Pero siyempre bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan nga pala na mag-subscribe sa YouTube channel ko. At nang sa ganun, matulungan niyo naman po ako mga kaamo para po makapasok na rin po ako sa mamonetize na rin po ako ng YouTube. Nang sa ganun po, unti-unti rin po, ma-develop ko rin po yung ginagawa ko pong farm, ginagawang manuka namin po. Salamat po sa inyo, sa walang sawang suporta niyo po sa akin, sa pag-subscribe niyo rin po. Yung mga bago lang po dyan sa nag-subscribe po sa akin, maraming salamat po. Tsaka siyempre, huwag natin kalimutan, shoutout muna tayo mga kaamo. Shoutout muna tayo. Ito nga pala si... sinashoutout ko po at binabati ko po yung mga kaamo natin dyan na si Antipolo Game Yard. Yan. Kamusta po kayo? Si Kasisiw, YouTube channel niya rin po. Tangkilikin din po natin YouTube channel niya. Billy Monserrat. Yan. Ronaldo del Rosario. Salamat po sa inyo mga kaamo. Mike Adrian de la Cruz from Camiling. Yan. Mga taga Camiling po, kamusta po kayo dyan? Sana po nasa maganda po kayong kalagayan. Cirile Eliaha Gonzalez from Antipolo. Yan po. Si Nelson Sagadal. Kaamo mga kaamo, salamat po. Si Roderick Molina. Roderick Molina po, ayan. Good afternoon, good day po sa inyo lahat. Si Joel Ibanez, yan po. Salamat po. Especially po, kay Mr. Manny Asarcon. Thank you po. Mga kaamo, sana po matulungan nyo po ako. Bigyan nyo po ako ng... Mag-comment po kayo sa akin na kung ano po pwede kong gawin. Kung gagawin ko po siyang materialis or gagawin ko siyang panglaban. So... Hanggang sa muli po mga kaamo, ako nga po pala ulit si Darwin Panish ng Panish Brother Game Farm at ina-update ko lang po kayo sa mga nangyayari at posibleng dad na mangyari sa aking pagmamanok at sa ating pagmamanok. Maraming salamat po ulit. Stay safe and God bless you all guys. Thank you.